ang dalawang bagong dating na Shaldag Mk V Fast Attack Interdiction Crafts ay nakomission na sa Philippine Navy. Sasamahan nga po nito ang dalawa pang units na naunang dumating sa ating bansa. Yan ang pag-uusapan natin, pero bago yan, kung bago ka lang sa aking channel, huwag mong kalimutang mag-like, subscribe at i-hit mo na rin ang notification bell button para lagi kang updated sa mga bagong videos natin. Ang Philippine Navy ay nagsagawa ng kanilang 125th founding anniversary noong May 26, 2023. Ang event nga pong ito ay pinangunahan ni Pangulong Bongbong Marcos. Sa seremonya nga pong ito mga idol ay nakasama ang pag-commission sa dalawang bagong asero class Shaldag Mk V Fast Attack and Interdiction Crafts. Ang mga ito nga po ay ang BRP Hinertinangang PG903 at BRP Domingo de Luana PG905. Ang parehong barko mga idol ay sinasabing i-deploy kaagad-agad at kabilang nga po sa deployment nito ay ang West Philippine Sea. Ang Shaldag class patrol boat mga idol ay isang maliit ngunit mabilis na class ng patrol boats na dinevelop para sa Israeli Navy at nilaunch noong 1989. Simula nga po noon mga idol ay nagserbisyo na ito sa iba't ibang mga navy sa buong mundo. Dinisenyo nga po ito mga idol para sa security task na kailangan ng high intercept speed. Kabilang na nga rin po sa capabilities nito ang interdiction sa terrorism at illegal smuggling. Ilan nga po sa features nito mga idol ay ang high speed sa rough seas, magandang sea keeping at outstanding na maneuverability. Idagdag pa nga po dyan ang exceptional na low slamming sa lahat ng sea states, dry decks at all speeds at very spacious at accessible na internal arrangement. Ang Shaldag class mga idol ay kinonseptualize ng Israel shipyards bilang tugon sa request ng Israeli Navy para sa mga fast patrol boat na poprotekta sa Israeli waters kontra sa mga terrorist threats. Ang Shaldag class mga idol ay ginawa noong 1989 hanggang sa kasalukuyan. Ito nga po ay isang uri ng fast patrol boat na may displacement na 72 tons, may habang 24.8 meters, beam na 6.0 meters at draught na 1.2 meters. Ang propulsion naman nito mga idol ay dalawang MTU 12V 396TE engines at dalawang steerable Kemawa water jets. Ang maximum speed nga po nito ay 50 knots o 93 kilometers per hour. Ang capacity naman nito mga idol ay hanggang sa 6 tons. At ang complement naman ay 15. Para naman sa armament mga idol ay meron nga po itong isang Typhoon weapon system na may 25mm gun. Gayun din nga po ang isang 20mm cannon at dalawang 0.5 inch general purpose machine guns. Ang mga military operators nito mga idol ay ang Equatorial Guinea, Israel, Nigeria, Pilipinas, Senegal at Sri Lanka. Law enforcement operators naman ang Argentina, Azerbaijan, Cyprus at Romania. Habang potential operator naman ang Philippine Coast Guard. Ang Pilipinas mga idol ay bumili ng 9 na units ng mga Shaldag Mk V kung saan ang kontrata ay pinirmahan noong February 9, 2021 sa ilalim ng Navy's Fast Attack Interdiction Craft Missile Acquisition Project. Ang unang dalawang vessel nga po ay na-deliver noong September 2022 at na-commission noong November 2022. Kinilala nga po ang class na ito bilang Nestor Acero Class Fast Attack Interdiction Crafts. Upang palitan nga po ang mga lumang assets ng Littoral Combat Force na mga assets na kayang promotekta sa restricted sea lanes of communication sa loob ng Philippine Archipelago. Ang Philippine Navy ay nagkaroon ng acquisition para sa mga fast attack crafts na mayroong fast moving, light and small at armado ng surface to surface missiles hanggang sa 25 km range. Ang proyekto nga pong ito sa ngayon ay kilala bilang Fast Attack Interdiction Craft Missile Capable Acquisition Project. Ito nga po ay isang special project na hindi kasama sa Horizon 2 Phase Priority Projects. Ngunit naaprobahan nga po ito for implementation matapos ang urgent requirement. Sinasabi nga po mga idol na papalitan ito ang Tomas Batilio Class PKM Fast Attack Craps. Ang ilan nga po sa mga units nito ay nagretiro na habang iba pa ay magre-retiro na rin sa loob ng ilang mga taon. Ang proyektong ito mga idol ay may budget na 10 billion pesos. Ang acquisition mode nga po ay gagawin sa pamamagitan ng government-to-government deal kasama ang Israeli Ministry of Defense. Habang ang pondo naman ay mula sa AFP Modernization Trust Fund na babayaran via multi-year contractual allocation gamit ang General Appropriations Act starting fiscal year 2020. Ang SARO mga idol o Special Allotment Release Order ay nilabas noong December 28, 2020 na nagkakalaga ng 1 billion pesos
para sa 10% initial payment. Ang ikalawang SARO naman ay nilabas noong June 3, 2022 na nagkakalaga ng mahigit sa 114 million pesos para sa foreign exchange differential. Ang winning proponent sa proyekto, mga idol, para sa Lot 1 platform ay ang Israel Shipyards at para naman sa Lot 2 weapon system ay ang Rafael Advanced Defense Systems. Mga idol, malaking tulong nga po para sa Philippine Navy ang mga fast attack interdiction craft na ito. Magagamit nga po ito upang magpatrolya sa ating mga teritoryo, lalong-lalo na sa West Philippine Sea. Kayo mga idol, anong masasabi nyo? Comment down below for your thoughts and opinions. At yan nga lang po ang pag-uusapan natin ngayon mga idol. Maraming salamat sa panonood. Huwag nyo rin kalimutang mag-like at subscribe bilang suporta sa ating channel. Mabuhay kayo mga idol!